dapat kung sino man yung spiritual wonder boy na yan ay siyang magiging pangulo ng ating bansa. The Philippines is the richest nation on earth. The wisest royal bloodlines on earth go from China all the way to the Philippines. In fact, all the way to Hawaii. It's gold. It's more gold than people know about. It's over 1 million metric tons of gold. So where's the gold? A lot of people, some people believe that the gold in Fort Knox has disappeared. That's been in question for many years. Congressmen have attempted to get an audit of the gold in Fort Knox. So 1 million metric tons of gold is not something you can just hide. A believer. Hello guys, welcome back to my channel. This is Ancient Mago of Ancient Mago's Tribe YouTube channel. Ngayon, ang topic natin ngayon, kasi marami sa inyo nakapanood sa aking videos. By the way, salamat ka pala sa inyong lahat. Anyway, ang topic natin ngayon, kasi ang dami sa inyong nagtatanong, hindi ko na mabilang, ang dami sa inyong nagtatanong na paano nga ba natin makukuha ang kayamanang ito na nakadeposito sa World Bank na sinet up pa ito ni President Ferdinand E. Marcos. So, init na sa atin. Init na ang karamihan sa atin kasi nga, syempre pinapahirapan tayo at mayroong nagpapahirap sa atin. Both international government at saka yung mga kakontsaba nila na mga mambabatas na nasa pwesto ng ating gobyerno. Ngayon, para sa mga nagtatanong, bakit di po natin makuha-kuha ang yaman na ito? Actually, may ibang mga congressman na nakakaalam nito. Pero yung mga congressman na walang alam, sila yung mga member ng mafia na ito. Konektado sila sa World Bank at saka sa religious group. So, nagkakataon na may isa tayong congressman na si Mayor Atienza. Kung matatandaan niyo po, ay si Mayor Atienza ay isang dating mayor ng Maynila. At after nun, di ba, binoto siya bilang congressman at isa daw siya sa mga pinagsabihan ni Madam Imelda Marcos na may ginto sila sa World Bank. Guys, ang pinag-uusapan natin dito ay ginto pa lang ng mga Marcoses na 7,000 tons, that was mga 1940s. 1940s pa. Siyempre, nanganak. Kaya yumaman ng yumaman sila. Hindi pa dito kasali ang kayamanan ng bansa natin, yung ginto ng bansa natin na hindi dokumentado at saka dokumentado. By the way guys, ang bansa natin ay merong mga ginto ang bawat rehiyon ng bansa natin. Actually, non-documented siya. Meron akong files dyan. So, kung gusto nyong makita yung mga dokumentado at saka dokumentadong ginto na meron tayo, mag-comment kayo dyan below sa aking video. Ngayon, yung kailangan mag-comment kayo para ma-replyan ko kayo. Ngayon, paano nga ba natin makukuha ang kayamanan natin ito na ipinamana pa sa atin mula pa sa ating mayayamang ninuno noong unang panahon na binura sa ating kasaysayan? Unang-una, dapat kung sino man yung spiritual wonder boy na yan ay siyang magiging pangulo ng ating bansa. Bakit? Kasi ang vault ng kayamanan na yan ay mabubuksan lamang sa pamamagitan ng DNA code ng kung sino man yung itinilaga ng ating yumaon na pangulo na si Presidente Ferdinand E. Marcos. So, bakit DNA code? Ang DNA code ay makukuha ito sa pamamagitan ng inyong laway at dugo.
So, guys, advanced na tayo noon nung kapanahon na ni Marcos. Kung sa ngayon, mayroon kayong face identification sa mga cellphone nyo o di kaya biometrics, mas advanced pa tayo noon. May DNA code nang nalalaman ang bansa natin noon sa kapanahonan pa ni Marcos. O before pa, advanced nga tayo eh, binura lang nila. Kaya, ayan, nangangapa tayo ngayon. Kasi binura nila noong, binura nilang tuluyan noong ang pangkat ng kalaban ng mga Marcoses ay nasa posisyon na. So, nabura lahat. So, nung ipinanganak ka, kung ipinanganak ka ng mga 90s, wala na. Wala ka na talagang alam. Kami nga, wala kaming alam eh, mga 19 secret. Pangalawa, dapat lahat tayong mga Filipino ay may birth certificates. Kasi ito yung magpapatunay na dito ka ipinanganak sa ating bansa. Pangatlo, dapat lahat tayo ay may national ID na as proof of our citizenship. Kasi madaming wolves sa Pinas na nagkukuna rin tupa. Alam niyo na kung sino yung mga yon. Sila yung nagkukuna rin mga Filipino. Pero yung asal nila wala talagang concern sa atin. Dinadaan lang nila sa media, pa-cute. Sila yung member ng Worldwide Mafia. Sila yung mga nanggagang up sa atin. Composed of religious groups and world leaders at yung mga mambabatas natin ay kakonsyaba nila. Mababait itong mga to. Very, very, very approachable. Kunwari, yung pala, tinitiktikan ka na kung against ka ba sa kanilang mafia. Ayun, kaya ingat kayo. Ito yung kayamanan di umano ni Marcos at ang tawag dito ng ibang politician at churchmen ay Ilgaten Marcos Wealth. In fairness na yung sinabi niya, hindi namin inakaw yan. Yan talagang yan ang hilig ng dating Pangulo. Mag-ipon ng gold bar. Binata pa yan, nag-iipon na ng gold bar yan. Nung nagpakasal kami, marami ng gold bars yan. Ano ba naman? 20 years kami in power. Marami na kami nabili. Marami na kami nabili. Eh, dumami na, dumami. Nag-comment ako. Yung gold bars nyo, 7,000 tons. Marami yan sa Fort Knox. Dahil sa Fort Knox, 4,800 tons lang. 4,800 tons sa kanilang total deposit. Tayo, 7,000 tons. Eh, sabi nga niya eh, I can help the government pay for the foreign debt. Papasubi lang yung dito. Kaya she needs, according to her, government approval and support para yung gold bars ma-recover. At this point, I would really agree.
let's do everything we can to recover the gold bars. Quantity, bahala na sila magpakita ng prueba, biglang naging 8 kilos na lang, 7,000. Bahala sila, pero at this point in time, we should pursue it. Because ito na ang pagkakataon eh. When we started, it was $32 and then $35. An ounce of gold. She's talking of gold. Now it's 1,300, 400, 500, 600, 800. Iba-iba. Ounce yan. How many kilos? And we are sitting on gold. Hindi nila alam. Ako alam ko dahil narinig ko, and this is what caused. Kailan niya sinabi sa inyo? Maganda eh. Come. And I was in no position to even inquire further because hindi ko magtrabaho yun. Kaya lang, nung napanood ko siya sa television, when she presented it, if I'm not mistaken, GMA, pinakita niya isang kwarto yung mga certificate of deposit of gold. These are the 350,000 documents used against me. Now, all of that, all the mines, all the banks of the world, 170 banks of the world, and I have the bill of lading, and these are all U.S. government exhibits. Deposits in the name of Ferdinand Marcos in a bank in Brussels. And it's for $987 million. Can we show the camera? Just to show you the bill of lading. How much is it? $240 million. Oh my goodness. Is it million? Billion? Billion. Billion? $240 billion? Only one sheet. Para ito sa sambayan ng Pilipino. Panoorin natin ang video na interview kay Mayor Atienza. Kasi meron daw humaharang na international government. Sino-sino nga ba ang mga ito? Pasukin lang yung pera sa Pilipino ng mga gobyerno international. At sa video na yan, may pumipigil daw ng mga gobyerno international. Sino-sino nga ba ang mga ito? Anong bansa o anong organization, specifically religious group, ang tinutukoy niya? Number one, Amerika. Isa siya sa mga pumipigil kasi isa sila sa mga board of trustees. Number two, Vatican. Kung matatandaan nyo, ang pinuno ng Vatican ay isa sa mga makapangyarihan na pinuno ng buong mundo. Number three, Britanya. Natatandaan nyo ang Britanya. Alam nilang may kayamanan tayo kasi sinapok nila tayo ng almost 2 years ba yun? So that was 1772 something, mga ganun. At higit sa lahat, yung European mafia or European countries, sila yung mga humahadlang na i-release. Ang interest pa lang ha, interest pa lang ang pinag-uusapan natin dito, trillion na. So yan yung mga sinasabi ni Madam Imelda Marcos na Board of Trustees na humahadlang para ma-release ang interest pa lang para sa ating mga Filipino. Ngayon, para sa mga nagtatanong kung bakit papumunta si Madam Imelda sa Senado at Kongreso para tulungan siya na i-implement ang last will ng kanyang yumaong asawa na si Ferdinand Marcos. Kasi guys, ganito yun.
para maipatupad ang last will, kailangan isa sa batas muna ito. At syempre, kailanganin ng mga mambabatas at senador na pro-Marcos na may alam na may kayaman nga tayong pamana. Kasi karamihan dyan na mga nailuklok na mga dayuhang tulisan na mga mambabatas natin, walang alam. Ang alam lang nila, kumobra. So, may mga puppet master ang mga yan at hindi mga Filipino. Mga dayuhang mananako. Kaya nga yung iba dyang mga troll, di ba? Pumupunta ng Europe, pumupunta ng Amerika. Saan sila kumukuha ng pondo? Funded kasi sila ng mafia. Siyempre, hindi nila sasabihin, di-deny nila. So, kailangan isa sa batas para lahat ng Filipino na may national ID ay silang makikinabang nito. Kaya nga dapat may national ID na tayo eh. Para matatrace kung sino talaga ang mga Filipino. Kasi marami sa atin crossbreed na. At ito, ang mga crossbreed karamihan na ito ay spy ng mga dayuhang mananakop. Grabe guys, kung malalaman nilang kung gaano kayaman ang mga ninuno natin, malulula kayo. Sabi nga ng mga comment ng iba sa video kung nalulula daw sila. Totoo po yan. Hindi lang natin, o kumbaga hindi lang pinapaalam sa atin ng mga katiwala ng mga ninuno natin. Kasi nga, sino pa ba ang lulukuhin nila kung malalaman natin ang katotohanan na mayaman pala tayo? Ay di wala, syempre. Aangas tayo, syempre kayamanan natin. Ngayon, kung gusto nyong mapahiya itong mga nangangamkam ng kayamanan natin, i-share nyo ang video na ito sa Facebook nyo. Kasi importante rito, malaman natin lahat, malalaman. Balik tayo sa national ID. Kasi pag nagkaroon ng national ID, so lahat ng mga Filipinong may national ID ay yung mga, ano lang, yung mga pure born in the Philippines. Not by blood. Kasi kung isinilang ka sa Amerika o sa Europa, citizen ka nila doon by born, but not by blood. Kaya maraming kumukontra dyan sa national ID. So, kayo naman, mas marami tayo eh. Mas marami tayong mga dito pinanganak sa Pilipinas. 100 million tayo. Di umayo na tayo. Yung mga mambabatas na yun, wala namang magagawa yun kung hindi tayo papabrainwash. Yung mga mambabatas na under ng mafia, ng mga dayuhang tulisan, wala namang magagawa yan eh kung hindi tayo papabrainwash. O, di ba? So, kung may national ID tayo, adi, yayaman tayo uli kasi tayo makikinabang. Yung mga nagkukunari mga Filipina dyan, hindi, magiging squatter silang muli. Kung mapapanood nyo yung dati kong video, yung mga dayuhan dito sa Pilipinas ay squatter sila. Totoo yun guys. Squatter sila, nakikisquat sila. Hindi nyo na rin kasi alam kasi syempre nung pinanganak tayo, mga 1600s, wala na. As in, parang, wala. Yung identity natin, burado na. Yung ancient writings natin, pinagbubura na nila. Yung mga records natin, pinagsusunog ng mga, mga pare. Ewan ko ba sa inyo kung bakit naniniwala kayo dyan sa dayuhang religion na yan. Nang dahil sa dayuhang religion na yan, sinakop tayo, inalipin tayo. At, ginang-up nga tayo kasama mga pinuno ng bawat bansa nila.